popular na popular ngayon sa Netflix ang palabas na Squid Game. Personal ko po itong napanood mga katinagalog at aking tinapos. Masasabi ko na kung sino man ang may gawa o nakaisip nito ay talaga namang magaling. Pinaghalong jigsaw na Hunger Games ang datingan ng palabas na ito. Ang mahiwagang tanong, ano nga ba ang kaya mong ipagpali sa ngalan ng salapi? Ang matindi ay ang napiling laro ay lahat pa ay pambata. Ayokong masyadong spoiler alert mga katinagalog, kaya naman ating pag-usapan ay ang karakter na gumanap sa isa sa pinakamatagumpay na Koreanong series na napanood ko. Mga katinagalog, samahan po ninyo ako at sama-sama nating kilalanin ang mga karakter at kung sino sila sa totoong buhay at sa Squid Games. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell. Piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas ni Tinagalog. Maraming salamat po. Si Lee Jung Jae bilang si Seong Gi-hoo. Isang lalaki na talaga namang masasabi na sinusundan ng kamalasan. Kasama sa kanyang ginampanan ay ang pagiging gumun sa sugal. Napilitan itong pumasok sa laro sa pag-asang makukuha ang kustodiya ng kanyang 10 taong gulang na anak na babae. Ito ay nakatakdang lumipad papunta sa Amerika kasama ang bagong pamilya ng kanyang ina. Si Lee Jung Jae sa totoong buhay ay 48 years old na. Ito ay aktor mula sa Korea na unang lumabas sa pelikula na Il Mare ng taong 2000 na ginawaan naman ng remake pa sa Hollywood ni Keanu Reeves na pinamagatang Into the Lake House at ang Face Reader ng taong 2013. Si Park Hae-soo bilang si Cho Sang-woon. Si Sang-woo ay ang pinakamatalik na kaibigan at kababata ni Gi-hoo. Isa sa pinakapopular na tao si Sang-woo sa kanilang lugar. Ito ay dahil sa kanyang katalinuhan kaya ito ay nakapasok sa pinakaprestiyosong universidad sa kanilang bansa. Ngunit di inaasahan ay may ginawa pala itong kabulastugan sa kanyang pinagtatrabahuan. Kalaunan ay natuklasan na inumit nito ang pera ng kanyang mga kliyente. Ito naman ay nawala dahil sa maling pagpili nito sa stock market. Pumasok ito sa laro sa pag-asang mababawi nito ang kanyang dangal at maging ang isinanla nitong bahay ng kanyang ina at maging ang tindahan pa nila. Si Sang-woo ay si Park Hae sa totoong buhay na 39 taong gulang at kilalang aktor sa bansang Korea. Ito ay dahil sa matinding pagganap niya sa mga pinakasikat na K-drama sa kasaysayan ng bansa. Kasama na dito ay ang Prison Playbook na ipinalabas ng taong 2017. Si Jung Ho Yeon at si Kang Sae-byeok. Itong si Sae-byeok ay karakter ng galing at tumakas mula sa North Korea. Ngunit sa kanyang matagumpay na pagpasok naman sa South Korea ay hindi naging madali para sa kanya ang buhay. Nagtrabaho ito bilang isang mandurukot. Ito ay upang sa wakas makasama na niya ang kanyang kapatid na naiwan sa bahay ampunan at makuha ang inang naiwan naman sa North Korea. Sa totoong buhay, itong si Kang Sae-byeok ay si Jung Ho na 27 taong gulang at isang sikat na modelo. Siya ay unang nakita sa palabas na Korean's Next Top Model. Ang Squid Game naman ay ang kanyang kauna-unahan na ginampanang role sa Pinilakang Tabing. Si Wi Ha-jun ay si Hwang Jun-ho. Ang pulis na si Hwang Jun-ho ay nababalisa sa pagkawala ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Sa kanyang pag-iimbestiga ay nakita nito ang isang calling card na may kinalaman sa palarong nagaganap. Kaya naman ito ay pumasok sa laro nang hindi namamalayan ng pamunuan at talaga namang gulantang ito sa kanyang natuklasan. Itong si Hwang Jun-ho ay 30 taong gulang at bagong aktor na nakilala sa kanyang pagganap sa isang nakakatakot na K-flix na ang Gone Jam o ang Haunted Asylum ng taong 2018. Kasama rin si Jun-ho sa K-drama na ang Something in the Rain na inilabas naman ng taong 2018. At gumanap din ito bilang isang serial killer sa palabas na pelikula ngayong taon na ang Midnight. Si Oh Young-soo
bilang si O.L. Nam, ang pinakamatandang manlalaro sa series na kilala din sa katawagan na si Old Man o si Player 001. Naging kaibigan ito ni Gi-hun at na-diagnose ito na may tumor sa kanyang utak. Sinabi nito na kaya siya naglalaro ay para naman sa kanyang pamilya. Si O.L. Nam ay si Oh Young-so sa totoong buhay. Siya ay 76 na taong gulang na at kadalasan ay nakukuha at gumaganap bilang monghe sa buong buhay nito sa pag-arte. Kasama sa mga pelikula na kanyang ginampanan ay ang Little Monk na taong 2003, Spring, Summer, Fall, Winter na taong 2003 pa din. Si Hyo Sung-tae bilang si Jang Deok-su. Ang notorious na gangster na si Deok-su ay sumali sa palaro dahil sa malaking pagkakautang naman ito sa isa sa mga boss ng mga gang. Siya ay tinutugis nila para sa kanyang atraso. Siya ay isang kontrabida sa palabas. Nakasama nito ang karakter ni Se-byuk bilang ang dati nitong boss. Si Jang Deok-su ay si Hyung Soon-tae sa totoong buhay at 43 taong gulang. Isa ito sa pinakamagaling na aktor sa bansang Korea. Ngayong taon pa lang ay ilang mga K-drama at palabas na ang kanyang ginampanan. Kasama na dito ay ang Beyond Evil. Ginampanan niya dito ang kontrabida at masamang negosyant. Kasama din sa kanyang ginampanan ay ang Rocket Boys bilang isang magaling at mabait naman na coach sa episode 10 hanggang 12. Si Kim Jo-ryung bilang si Han Min-yo. Si Min-yo ay isa sa mga misteryosong manlalaro sa pinalabas na ang Squid Game. Sa kanyang karakter na ginampanan ay talaga namang makikita na gagawin ito ang lahat upang manalo lamang sa patimpalak. Ang nakakaintriga ay walang sinasabi kung paanong ito ay nakapaglaro, kung saan ito nagmula at kung paanong ito ay napunta sa palaro. Tanging sinasabi lamang nito lagi ay isa siyang ina na kapapanganak pa lang at hindi pa napapangalanan ang sanggol niya. Si Han Min-hyo ay si Kim Joo-ryung sa totoong buhay sa edad na 45. Nakakuha din ito ng mga role sa mga K-drama. Kasama na dito ang Sky Castle at Mr. Sunshine. Siya naman ay isa sa mga bida sa pelikula na ang Sleepless Night bilang isang may bahay at kung papaanong ang normal niya na uri ng buhay. Nakasama na nito at nakatrabaho ang direktor ng Squid Game noon sa pelikulang Solace ng taong 2011. Tripathi Anupam bilang si Abdul Ali. Itong si Abdul ay isa pang minalas na tao na napilitan ding lumahok matapos na sunod-sunurin ng hindi magandang kaganapan ang kanyang buhay. Mabuti ang puso at napunta lamang at naloko sa Korea. Itong si Abdul ay galing naman sa bansang Pakistan. Ninais nitong manalo sa laro upang masuportahan ang kanyang asawa at bagong panganak na supling. Si Abdul ay si Tripathi sa totoong buhay. Kauumpisa pa lamang nito sa liga ng pinilakang tabing una na itong nakita sa isa pang pelikula ng Netflix na ang Space Sweeper. Ito ay ng taong 2021. Si Lee Byung-hun bilang ang frontman. Ang lalaking tinatawag na ang frontman, ang GM o ang game master ng palaro na ang kapalit ay ang buhay. Siya ay ang naatasan na siguraduhin na ang lahat ay nasa tamang schedule at tamang kaganapan sa loob ng pinaglalaruan. Siya lamang ang tanging nakakausap ng mga tinagurian na mga VIP. Si Lee Byung-hun ay 51 taong gulang at isa sa pinakamatagumpay na aktor sa bansang Korea. Ito ay sa loob ng ilang mga dekada. 5 beses itong napasama sa top 50 na pinakamatagumpay na palabas at pelikula sa kasaysayan ng Korea. Kasama din ito sa pelikula maging sa Hollywood. Kasama siya sa pelikulang G.I. Joe, maging ang Terminator Genesis at ang kauna-unahang Koreano na nanalo ng Academy Awards. Bigatin pala itong si frontman. Si Gong-hyo bilang ang salesman. Ang sikat na aktor na si Gong-hyo na gumanap bilang ang salesman sa series ng Squid ay hindi na kailangan pa ng maraming pagpapakilala. Ang ilan sa kanyang ginampanan ay ang Train to Busan ng taong 2016. Kasama din ito sa Goblin, sa Guardian, The Lonely, and The Great God ng taong 2016. Siya ay kasama sa naitanghal na ang pinakamatagumpay na K-drama sa kasaysayan
ng Korea. Kasama naman siya sa pelikula din na ang Silence ng taong 2011. Kung napanood na ang Palabas na Squid, mga katinagalog, alin sa mga karakter ang talaga namang nagustuhan nyo at bakit? Isulat lamang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating abasahin. At yan ang karakter at sino sila sa tunay na buhay sa isa sa pinakamagandang series ng Netflix na ang Squid. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabaluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Carlo Juan Sabong, Yakin Berjaya, Real Luap, Plant Animal S7, Jennifer Uchi, Audible Man, Glindel Consular, at kay Carlo Dolante. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin channel. Wala po si Tinagalog kang wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel. Kung nais na makapanood ng kababalaghan at katatakutan, ay add po ang Ligalig by Tinagalog. Kung ang hilig naman ay cute na mga hayop, ay Orange and Friends po ang nababagay para sa inyo. Kung gustong maging updated sa usaping siyensya at mas lumawak pa ang karunungan, ay mag-subscribe po sa More Than Facts. Ito po ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, at peace out.